Can you give us the reason why Cebu City has been placed in that kind of status? Nilagay po natin ang Cebu City under ECQ dahil po sa malaking pagtaas po ng bagong kaso. Hold up. So, I give the floor to you, sir. Enumerate the yung ano muna, yung in according to their severity, those that are totally locked na, and those already modified para malaman ng buong Pilipinas. Kayo yung may hawak ng listahan. And it's, I said, a dynamic one. It changes every day. Magandang gabi po, Mr. President, at aking po mga kasamahan sa IATF and Cabinet at kay Senator Bongo. At magandang gabi po sa atin pong mga kababayan. Ngayon pong gabi, ako po'y inatasan ng atin pong mahal na Pangulo na banggitin po ang mga sumusunod na mga lugar na sumasailalim sa ECQ, sa GCQ, at doon po sa tinatawag natin na MGCQ. Yung pong ECQ, ibig po sabihin nito, yung Enhanced Community Quarantine, ito po yung pinakamahigpit na klase ng ating mga restrictions. Ito po yung ipinagbabawal ang paggalaw at ang pagbiyahe ng ating po mga mamamayan, lalong-lalo na po ang mga may edad at may mga kasama po mga tinatawag natin mga sakit katulad ng diabetes, hypertension, asthma at mga iba pa po. Iisa lang po ang lugar na sumasailalim sa ECQ. Ito po ang Cebu City. Ang susunod naman po ang ating general community quarantine. Yes, sir. Can you give us the reason why Cebu City has been placed in that kind of status? Nilagay po natin ang Cebu City under ECQ dahil po sa malaking pagtaas po ng bagong kaso ng COVID-19 at ang kanila pong noong nagpasya ang IATF at inaprubahan po ninyo, Mr. President, ang case doubling time ng Cebu. Ibig po sabihin ng case doubling time ay napaka maiksi po ang panahon, mabilis magdoble ang bilang ng mga kaso. It was below 7. Ayun po, that puts them at high risk. Isa po yun. Pangalawa pong dahilan ay yung tinatawag po natin critical care utilization rate, yung pong mga hospital nila, yung pong kanilang ward beds, yung kanila pong isolation beds, yung kanila pong ICU beds, at saka yung pong mechanical ventilators po nila, mataas po ang kanilang utilization. So ito po ay signal na talagang malawak po ang naapektuhan na mga komunidad with the COVID-19 cases. So nagpasya po tayo na gawin pong ECQ para nang sa ganon mapigilan, magkaroon part of the containment strategy, Mr. President, para mabawasan ang reported new cases. At ngayon naman po, yun na po nangyayari, Mr. President. Meron po tayong report, but this is with Secretary Roy Simatu. We will get the official report soon, Mr. President. So dalawa lang po yun. Ang kanila pong case doubling time ay masyadong maikse, less than 7 days, that puts them at high risk, and their critical care utilization rate, mataas po ang kanilang paggamit. Ibig sabihin, overwhelmed na po yung kanilang health systems capacity. So dalawa lang po kung bakit sila inilagay under ECQ. Dahil nga po, yung kaso nila tumalon, Mr. President, masyadong malaki po itinaas. Sir, may I just comment, if you'd allow me. Earlier,
in the days during the inception of the COVID-19, I had an occasion to observe different places in the Philippines. Sad to say, it is the province where I come from, and that is why I warned the residents there that they should not take it against me. We had all the warnings in place, and the police were very strict. But following the national direction, but it could only arrest so many so much. Ang nahalata po, nonchalant sila during the critical days sa pagputok nito. People were partying, gambling outside of their houses in Talisay, that's in Cebu. Basta para sa kanila, baliwala. And sabi ko nga, kayong mga Cebuano, huwag kayong magalit sa akin. I'm a Cebuano and I have every reason to be concerned about the welfare of the province of my father. Ang sinasabi ko sa inyo, warningan ko na kayo noon that yung Cebu guys are staking the warnings of the national government nonchalant. Maragway na hitabo, sabi ni saya pa, di mapun mo. Maragway mo to'o. Unya, nakitaan ako, from all indications, gikan sa footage, pakuhaan ako ang kamera sa gobyerno. Aba, wala yun, maragway, wala warning, wala tanan. And so, muna na ikaroon. Ang akong kuhaan sa inyo, gaya mag-ulo. Dili to sigurong, except those who are really infected because they had to go out, they had to work, or if perchance talagang tinamaan. Ang ayaw ko doon, sir, sa Cebuano, yung mga tao nag-iinuman, nagsusugal, pati nagparte. Panghuli lang na sasabihin ko po kung bakit ang Cebu City ay pumasok sa ECQ, nag-escalate to ECQ. Yung particular sa isolation beds po nila, 90.6% ang kanilang utilization, and that puts them at very high risk. At ang kanilang ICU beds, ganun din po, 84.6% ang utilization, high risk din po. Kaya yan po ang dalawang dahilan kung bakit ay ibinalik po natin sila sa ECQ. Ganun pa man, ang nag-inspect po ang IATF at ang National Task Force with our chief implementer guiding and assisting the chief overseer of the Cebu City pandemic COVID-19 management, si Sec. Roy po. At doon po ay sinabihan po namin ang liderato at ang mga iba po mga ahensya na talagang paigtingin po nila yung containment strategies po nila, Mr. President. So yung containment strategies, ang nakapaloob po rito ay ang mga sumusunod. Unang-una, ang pinaigting na isolation, detection, isolation of cases, tapos ang contact tracing, testing, and treatment. Ito po ay mariin na sinusunod po ng leadership ng Cebu City. Kaya we will be reporting in the next meeting with you, Mr. President, showing a downward trend in the number of cases. Ngayon po, yung mga ibang mga lugar po, yung mga nakapaloob po sa GCQ,
or general community quarantine ay ang NCR, ang Benguet, ang Cavite, Rizal, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Leyte, Ormoc, Southern Leyte, at tatlong lugar po sa Cebu Province, ang Talisay City, ang Minglanilla, at Consolacion.